So, hello mga ka-riders, mga kasama kong mahilig sa motor, ito na naman si Gelo, no? Meron tayong videong ipapakita sa inyo about dito sa Mio Sol 125, no? Mio Sol ay 125. Ang gagawin natin sa kanya, kakabitan natin siya ng switch sa kanyang headlight tsaka sa park light. Kasi yung ganitong model ng motor, kapag binusa kami yung susi mo, automatic nang naka-on yung kanyang park light. At pag pinander mo siya, automatic na rin bubukas ang ilaw mo. Kasi wala naman siyang switch para sa on-off nun. So, yun ang gagawin natin. Lalagyan natin siya ng switch. No? So, dito natin siya lalagyan ng switch. Ito. Ito ang ating papalitan, no? Papalitan natin siya ng mga pang sporty na switch na ganito. Yung mga pang sporty na ganito, meron siyang switch dito ng headlight tsaka park light. So, papakita ko muna sa inyo yung function ng motor na to, no? Kapag inon mo yung susi, kapag inon mo siya, nakikita nyo, automatic nang naka-on yung kanyang park light. No? Kapag pina-under mo naman siya, automatic na rin naka-on ng kanyang headlight. No? Kaya automatic na siyang naka-on. Kaya lalagyan natin siya ng switch para sa umaga, nakapatay siya. Saka bawas na rin sa konsumo ng battery, no? Tinanggal ko na yung cover niya dito. Madali lang naman yun. Dalawa lang naman yung kanyang tornilyo. Left and right lang sa bandang gilid. So, para makita nyo. Tatanggalin din natin ito. Tsaka ito. Para makita natin yung connection ng headlight tsaka park light. O nga pala, itong motor na to, meron na siyang dating switch. Nilagyan na to ng switch. Kaya lang, ang gusto niyang switch, yung dito sa may handle. Ang gusto niyang switch dito sa handle kasi ang ginawang switch galito tsaka dito. So, tatanggalin natin yung connection niya, lalagay natin dito sa handle niya. So, tanggalin lang natin yung flarings. So, una natin gagawin, no? Natanggal na natin yung buong headlight assembly niya. Tatanggalin na natin tong handlebar switch niya. So, tanggalin lang natin yung tornilyo dito. May tornilyo na isa dito. Yan, may isa siyang tornilyo dyan. Tatanggalin lang natin. Tapos, eto, kakalasin din natin. Itong socket na to, no? Kakalasin niyan. Tanggalin nyo lang yung switch nyo. Ito, alisin natin. Tapos dito sa socket na to, itong pula, itong itim, sa ilalim ng pula, itong itim na to, tatanggalin natin yan. No? Disconnect lang natin. Tapos aalisin natin yun, connection na may blue, na may black stripe. No?
Alisin natin tong kulay blue na may black stripe. Tatanggalin natin siya dyan. Susungkitin lang natin yan. Yung blue na yan, itong blue na to na may black stripe, ito yung kanyang high and low switch, no? Yung dito sa handle switch nyo, siya yung high and low. Disable natin yan, tapos yung katapat nyan tatanggalin din natin. So ang katapat ng blue na may stripe na black ay kulay brown, light brown ito. Ito yung katapat niya. Yan, light brown naman na yan, yan yung accessory line. May power yan kapag nakuha ng susi. So, tatanggalin din natin siya. So, nailabas na natin siya, no? Nailabas na natin yung kulay light brown. Tapos yung kulay blue na may black stripe. So, yan ang magkakonekta, no? Sa socket na to, itong kulay puti at itong kulay black. Yan yung magkakonekta. O nga pala, kayo magtataka. Kaya kulay white to, kasi pinalitan ko na rin siya. No, dapat yung black din. Pero pares lang yan. Pares lang connection yan. So, wawiringan na natin siya. Itong connection na itong mga sir, ito yun ating i-convert, no? Ito yung ating itatop sa gagawin natin linya. So, tatanggalin muna natin lahat siya. Tatanggalin natin yung kulay yellow. Tsaka yung kulay blue na may stripe na black. Kasi gagamit tayo ng connector para mas maganda yung ating linya. Gagamitan natin siya ng connector. Maganda sana kung may connector kayo na katulad nito para ilalagay nyo na lang. So, sa akin kasi dalawa lang yung aking connector, no? Two line lang. So, etong kulay yellow, ito, yellow na may stripe na red, ikakabit nyo siya, lalagyan natin siya ng linya na kulay red na wire. So, ilalagay natin siya sa connector, mga ka-riders. Para maganda naman tingnan. Tsaka pag aalisin natin, madali rin siyang alisin. Tapos itong kulay blue na may stripe na black, lalagay rin natin. So, ayan na siya, yung kulay yellow tsaka kulay blue. Bukas lang natin. Oh, sorry. So, ito na siya. Yung kulay yellow tsaka kulay blue. Blue na may stripe na black. So, lalagay natin tong ginawa natin, no? Itong red, nakatapat siya sa kulay yellow na may stripe na red. Yung red na wire. Tapos, yung kulay black, nakatapat naman siya sa blue na may stripe na black. Maganda kung may mga connector kayo yung ganito. Kasi hindi lang kayo basta magpuputol lang. So, okay na siya, no? Kaya na kayo kung medyo magulo ang ating camera. Wala tayong cameraman. So, dito na tayo pupunta. Etong kulay
to, tong kulay blue na to. Yan. Tong kulay blue na may stripe na black, kakabit natin siya dito sa kulay blue na may stripe na black din sa ating switch. No. Ito siya, yung kulay black. No. Kakabit natin 'yan. Huwag natin putulin kasi pag ibabalik natin yung dati niyang stock, pwede natin ibalik. So, titipan lang natin siya. Medyo habaan nyo nga pala yung wire nyo. Medyo habaan nyo kasi idediretso pa natin siya sa ating headlight connection, no. So, lupot natin diyan, baba natin dito. Tapos dito sa connection na to, ito yung sa headlight, no. Kukunin natin diyan yung kulay green na may yung green lang yung green kasi yung green na yan. Yan yung low beam, no? Hindi na natin te-test rin, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yan. Yung green, low beam, yung yellow, high beam, tapos itong black na may stripe na white, yan yung ground. So, balatan lang natin to. Dito, magpuputol na talaga tayo kasi hindi na natin maiiwasan na hindi putulin to. Puputulin natin yan yung green, itong green. Putulin natin yan. Habaan nyo lang yung putol. Tapos talupan natin. Talupan natin to. So, dyan natin ikakabit yung kulay itong karoktong na black na galing sa kulay blue na may stripe na black tapos kulay blue na may stripe na black rin sa ating switch. Dito rin natin siya ikakabit. Mamaya, i-recap natin siya para maintindihan nyo mabuti. Tapos tipan lang natin ulit. So nakabitan na natin, no, yun kanyang para sa ilaw, no. Itong blue na to sa switch ang galing na kinabit natin, papunta siya dito sa kulay blue rin na ito, sa may socket na kulay black. No, yun, hinugot natin na blue rito. Papunta rin sa switch ng high and low. Tapos, pinababa natin yung wire. Pumunta tayo dito sa connector ng ating headlight. Pinutol natin yung kulay green. No? Yung kulay green, kinonect naman natin yun sa pang wire na galing sa dalawang blue na may stripe na black. So, susunod na natin itong kulay yellow. Itong kulay yellow, nilagyan natin ng kulay red na wire. Ito yung magsisilbing positive lime nyo, yung trigger line, no.
kulay yellow positive, no? Siya yung magti-trigger sa atin headlight. Kukuha tayo ng power niyan sa eto, yung tinanggal natin na kulay light brown, no? Itong kulay light brown na tinanggal natin dito sa socket, nakaroktong ng kulay blue na may stripe na black, no? Yan, yan ang magkakonekta doon. So, dyan tayo kukuha ng power. Yan nga pala, accessory line yan, no? Positive line. So, kakabit lang natin itong kulay red. Pasensya na kayo kung medyo magulo ang ating camera. Kakabit natin siya dito. Tapos titipan nyo lang siya ulit for safety purposes, para hindi mag short circuit. Titipan lang natin siya. Ngayon, kung may mga shrinkable tube kayo, mas maganda ang gamitin yun. Okay na, no? Sunod naman natin, itong natitirang wire, no? Itong kulay blue. No? Ito naman yung sa park light. Park light yan. So, cutin natin siya. Bunutin din natin pala siya, hindi natin kakatin. Bunutin natin, tapos lagyan natin ang connection. Lagyan natin siya ng connection. Okay. Tapos tapan rin natin. Tapos yan, itong wire na to, para pareha sila. Yung wire na yan na galing sa kulay blue, i-coconnect natin dito sa park light, no? Ang park light nga pala, ang kulay ng park light nyo dito, itong kulay brown, no? Itong kulay brown, park light yan, puputulin nyo siya. So, dyan nyo ikakabit yun galing sa kulay blue, no? Ng switch. Ito, turo natin ulit sa inyo. Yan. Itong kulay blue na to, may connection na green wire. Yan. Nakakabit yan. Sa dalawang park light. Una ito. Dito natin ikakabit. Kaya ako sinusukat ng ganito para pag-winire natin at binalot natin ng tape. Sakto siya. So, huwag nyo rin siyang puputulin kasi itatawid nyo pa to sa kabila para hindi na tayo magduktong. So, ganyan lang. Tapos, tatawid natin siya sa kabilang side. So, may
medyo mahabang wire. Kakabit naman natin siya sa kabila. So, dito naman siya. So, ganun lang. Tapos na siya. Ganun lang siya. Kadali. So, recap na tayo, no, mga boss. Recap na tayo, mga boss, mga riders. Recap na natin siya. So, dito. Punta na tayo rito. Ito sa switch na to. Ayan, yung lagay natin bagong switch. Meron na siyang switch ng headlight na tsaka park light. Ito mga pang sporty to, yung ganitong switch. Tapos, yung wiring niyan dito, recap na natin, no? Ito ang kanyang wiring. No? Ang kanyang wire, itong kulay blue, itong blue na may black, ito yung para sa headlight. Itong kulay yellow na may red, para yan sa trigger, positive trigger. Itong plain na blue, para naman siya sa park light, no? Doon yan sa switch. Itong kulay kulay yellow na may stripe na red, dito natin siya kinabit sa ito. Dito sa connector na black. No. Yung connector na black, aalisin nyo dyan yun light brown na wire. Aalisin nyo dyan yung light brown na wire, nakakonekta naman yun. Ito, yung light brown na wire, dyan nyo ikakonek yun yellow na may stripe na red. Ang karuktong nyan sa socket na to na black, dito sa kabilang socket ay yun ito kulay blue na may black stripe. Yan ang karuktong ng light brown dito. So, yung light brown nakakabit sa yellow na may stripe na red. Tapos, yun kulay blue na may stripe na black, nilagyan rin natin ng wire. Dito naman siya, no? Yung karuktong ng kulay light brown. Ayan. Magkakaruktong siya. Pinutol natin, no? Tinanggal natin. So, nakakabit siya dyan. Pababa. Pababa dito. Sa socket ng headlight. Sa socket ng headlight, may tatlong wire. Kulay green, white na may stripe na black, tsaka kulay yellow. Itong puputulin natin yung kulay green. Yung kulay green na to, ito yun, kanyang low beam. So, naruktong na natin yung dalawang wire sa switch. Ang sunod, itong pure na blue. Itong pure na blue sa switch, ito yung park light. Nalagyan rin natin ng wire. No? Kulay blue siya, pero green ang wire. No? Kaya pinapaliwanag natin, huwag kayong malilito. No, nilagyan natin ng wire. Nandito siya nakakuruktong sa connection naman ng ating signal light tsaka park light. Dito sa signal light natin, tatlo rin ang wire. Isang kulay green dito sa kabila, no? Sa right, no? Isang kulay green, isang kulay black, tsaka itong light brown. Itong light brown, yun ang pagkakabitan natin. No? Tapos, nakatawid yan, yung wire na yan. Papunta naman siya dito sa kabilang signal light tsaka park light. No, left naman. Tatlo rin ang wire. Ang puputulin nyo, itong kulay. Taka lang, medyo nagbablur. Ang puputulin nyo, itong kulay light brown. Huwag itong dark brown. Kasi itong dark brown, para to sa signal. Light brown. So, yun na. Tapos na yun. Okay na siya. So, balik na natin yung ating kaha para matesting na natin. So, natapos na natin. Bago natin testing nga pala, ibalik muna natin itong connection. Itong isang connection na to, dito lang to sa pinagtanggalan nyo kanina.
Yung pinagpatanggalan nyo ng stock. Dito lang siya. Magkakonik yan. Tapos yung kabila naman, ibabalik nyo na rin. No? Ito, huwag nyo kakalimutan hindi ibalik. No? Hindi gagana yung switch nyo. Yan, ibabalik nyo na rin yan. Ibabalik nyo na rin siya doon. Pag nabalik nyo, balik nyo yung mga play rings. Tapos testingin na natin.